Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Maricel Abadilla. So ngayon po guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano po tayo mag-upload or maglalagay ng thumbnail sa ating video na in-upload natin sa ating Facebook page. So, una kailangan po natin ay open po muna natin ang ating Google Chrome. So, ang gagamitin natin ngayon guys na paglalagay ng thumbnail is ang ating mobile phone. So, ayan. Punta muna tayo sa ating Google Chrome. So, click lang po natin yung ating Google. So, dito sa Google, kailangan po ide-desktop site po natin siya. Punta po tayo dito sa tatlong tuldok dito sa taas. So, ayan. Ipipindutin lang natin yan. And then, dito po, may nakalagay na desktop site. So, i-check lang po natin yan. So, ayan. Pag po gano'n na, i-close na natin siya, ibig sabihin na check na po siya. Okay? So, then after po nyan, i-type na po natin dito ang ating facebook.com. So, ayan. Dito guys, sa pag-open natin ng facebook.com, of course, dapat po login na po tayo sa ating Facebook. So, ito po ay naka-direct na and naka-link na rin po dito sa ating Google. So, pindutin lang natin yan. Mag-o-open na yung ating Facebook. So, dito sa Facebook po natin, kung hindi ka pa po naka-open, pwede ka naman po dyan na mag-login. So, mag-login ka lang. And then, dito po, kung naka-sign in ka na or meron ka ng Facebook, naka-open na yung Facebook mo sa iyong application, so automatic naka-open ka na rin dito sa iyong Google Chrome. Ngayon guys, dito sa ating Facebook, kung makikita nyo dito sa gilid, eto guys, ayan, may makikita po tayo dito na yung ating page. So, dito nakalagay yon sa side na to. So, ayan. Andito naman yung aking Facebook page. So, i-click ko lang to or i-choose ko lang yan. Yan. So, ayan guys. Ito na po yung aking Facebook page. And then, dito po sa Facebook page, pwede ka pong mag-scroll. Scroll mo lang po ito pataas. And then, dito po ay makikita nyo yung mga videos and yung mga photos na in-upload po natin. So, dahil video po yung ating lalagyan ng thumbnail. So, punta tayo dito sa videos. See all. Pindutin lang natin itong see all. Kung medyo naliliitan po tayo guys, ating i-zoom in lang yan. So, ayan. Pindutin lang natin yan. Yan, see all na yan. So, ayan. Dito, guys, makikita natin yung lahat na in-upload natin na mga videos. So, dito po, ipili lang po ako ng aking lalagyan ng thumbnail. So, ito is yung aking pipiliin yung manungkit at kumain ng santol. So, ayan. Pindutin lang natin yan kasi ito yung lalagyan ko ng thumbnail. So, click natin yan. Pag nag-open na po yan, guys, kung makikita nyo, guys, yung tuldok doon sa taas, yung tatlong tuldok na yon. So, i-zoom in lang po natin para mas malaki kasi medyo maliit siya. Yan, guys. Pindutin lang natin yan. So, ayan. And then, dito po, ayan, may nakalagay na edit video. So, pindutin lang natin tong edit video na to. Ayan, pindutin lang natin yan. Then, i-zoom out uli natin. Ayan. Ito, guys, yung ating video. So, dito sa video natin, itatap lang natin yung video option. Ito, guys. Itap lang natin yan.
Makita nyo po yung add caption and change thumbnail. So, dito tayo sa change thumbnail. So, itong arrow pababa, pindutin lang natin yan. And then, mag-upload tayo ng image. So, dito tayo sa upload image. Yan. Pindutin lang natin yan and then ito lalabas to. Then, pindutin uli natin yung upload image. Ayan. And then, dito guys, magbabrowse tayo. So, punta lang tayo dito sa browse. So, ito yung mga picture or yung aking mga thumbnail na naandito na nakasave sa aking phone. So, ayan. Ito yung pipiliin ko guys. Yan. Dahil yan talaga yung kanyang thumbnail. And then, after na mapindot na natin yan. So, ayan, i-zoom out lang natin na makita natin yung save. So, ayan guys, andito sa parting ibaba yung save. So, pindutin lang natin ito guys para ma-save na yung thumbnail. Ayan. Wait lang natin. So, ayan guys, after po nun, pindutin po uli natin itong save dito sa ibaba. So, ayan, pindutin lang natin. So, pagkatapos niyan guys, back na po tayo. Or i-refresh lang po natin para makita natin kung siya po ba ay naka-save na. And then, eto guys, ayan. Kung makikita niyo guys, ayan, meron na po siya na thumbnail na nakalagay. Compare kanina na wala po siyang nakalagay dito sa unahan ng kanyang video. So, ayan guys, ganun lang po kadali ang maglagay ng thumbnail or ng ating cover sa ating video. So, yun lang po guys and sana po ay may natutunan ka sa aking tinuro ngayon. And please don't forget to subscribe kung baguhan ka pa lang po sa aking channel. See you guys and God bless us all. Bye!